I like this. San bakun ko mo kita chura ko. Ayan na. Start na ako doon ng video. Ayan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome po ulit mga kapatid sa ating pangalawang klase pa lamang natin ito. Kasi nung isang linggo ay hindi tayo nagklase dahil mayroon tayong event tungkol yun sa pamilya. At ipagpatuloy po natin ang ating tinatalakay sa yung tinatawag na Al-Qawlul Mufid fi Adilati Tauhid, ang mga makabuluhang salita bilang katibayan o para patunayan ang Tauhid. So sa lesson 1 pa rin tayo, ano yun ang La Ilaha Illallah. So itong lesson 1 natin, marami po itong mga ang La Ilaha Illallah, malawak po ito na usapin. So nung isang linggo, anong isang klase pala natin, first lesson natin, ay natalakay natin ang isang hadith tungkol sa La Ilaha Illallah. Kasi tatalakay natin yung 40 hadith. 40 hadith na may kinalaman sa La Ilaha Illallah. Ang unang hadith doon ay natinalakay natin ay ang hadith na kung saan ay inutusan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu na pumunta sa Yemen upang tawagan ang mga tao sa Islam at dahan-dahan po. Dahan-dahan ang sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya unahin mo ay ang la ilaha illallah, kung tatanggapin nila sabi mo na obligado sa kanila magdasal, at kapag tanggapin nila sabi mo sa kanila na inobligan Allah sa mga mayaman sa kanila ang magbigay ng kanilang yaman, bahagi ng kanilang yaman para sa mga mahihirap sa kanila, at mag-ingat ka na kunin ang pinakamamahal na ari-arian ng mga tao, at mag-ingat ka rin sa dua ng isang naapi. So doon sa hadith na yon ay marami po tayong aral na nakuha. Ngayon, tatalakay natin ang pangalawang hadith tungkol sa La Ilaha Illallah, na ang panawagan o ang invitasyon, da'wa, tungo sa La Ilaha Illallah, ito ay ang landas papunta sa tagumpay. Ibig sabihin ay kapag nasa iyo ang La Ilaha Illallah, sinabuhay mong La Ilaha Illallah, naintindihan mo ito, ay magtatagumpay ka. Anong hadith na ito? May isang narration na si Ash'atha ibn Yuslim ay nagsabi na may nagpaalam din sa kanya, may nagsabi din sa kanya na ang isang sheikh mula sa Bani Malik ibn Kinana ay nagsabi na nakita niya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang palingki sa Majaz. Hindi yung Majaz sa Sharjah, ha. Ang Majaz ay isang isa sa mga palingki yan noong tawag natin ito ay bago pa ang mga period of jahiliyah. Okay, period of ignorance, yeah. Na ito ay nakapuspuesto sa Arafah. Sa Arafah, yung palingki ng Majaz ay nasa Arafah. Ito ay ang kanilang ano nito, parang kumbaga sa atin sa ano yung parang market day. Yung may sa mga probinsya-probinsya pa mayroon pang mga market day, di ba? Yung mga ganitong linggo, may ganyan-ganyan, mga bayan-bayan. So may mga negosyante pupunta doon para yung mga taga-bundok ay bababa para mamili ng mga isda, magdadala ng mga kalakal nila mula sa bundok pupunta. So parang ano yan. So, oo, araw ng kalakal yun nila. Okay? At ito ay nagsisimula sila noong panahon na yon sa unang araw ng Dhul-Hijjah hanggang sa pangwalong araw ng Dhul-Hijjah, yung tatawag na Yawmut Tarwiyah, kasi ito yung nagsisimula talaga yung rituals ng Hajj. So ito nang nakita nila si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa parang araw ng palingki, ay umiikot siya. Umiikot siya sa mga tao, sabi niya sa mga tao,
sabihin nyo lamang la ilaha illallah at kayo ay magtatagumpay. Sabi niya, kulu la ilaha illallah tuflihu. Okay? At itong hadith na ito mga kapatid ay naisalaysay sa Musnad ni Imam Ahmad rahimahullah at sabi ni Al-Haythami na ang mga narrators nito ay mga mapagkatiwalaan. So napaka-iksing salita lamang. Pero ang katumbas nito ay tagumpay. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Bakit? So bakit la ilaha illallah tuflihu? Ang tanong dito, ano ba ang tagumpay? Kasi sa tayong mga tao, medyo binibigyan natin ng masyadong atensyon ang material na bagay na sa halip na yung spiritual. Hindi naman talaga, kailangan sa Islam is balansi tayo eh. Ibalansi natin ang ating din at ang dunya. Balansi mo ang spiritual at ang material. Hindi po pwede, sabi ko nga eh, hindi po pwede yung dasal ka lang ng dasal, yung mga anak mo kumakain ng buhangin. Hindi po pwede. Hindi na pwede yung trabaho ka lang ng trabaho, wala ka na rin time para sa Panginoon mo na magpasalamat sa lakas, biyain pinagkaloob niya sa'yo. Balansihin mo. Kaya nga, ang ano dyan, ang dua dyan, ay Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Wa qina adhaban nar. O aming Panginoon, ibigay mo sa amin ang kabutihan dito sa mundo at kabutihan sa kabilang buhay at iligtas mo kami sa kaparosahan sa impyerno. Pero yung mga materialistic na mga tao, isa lamang ang kanilang hinihingi, ang kabutihan lamang dito sa mundo. Okay? Sabi ng Allah sa Quran, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. May mga tao na nagsasabi na aming Panginoon, ibigay mo sa amin ang kabutihan dito sa mundo, ngunit wala silang kabahagi sa kabilang buhay. Yeah? So bilang isang mananampalataya, ay balansihin natin. Sabi ng Allah sa Quran, وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Ibig sabihin, hangarin mo ang tirahan, ang tahanan na inihanda ni Allah para sa inyo. Okay? Sa kabilang buhay. Ano yon? Ang paraiso. Ngunit huwag mong kalimutan ang iyong bahagi dito sa mundo. Maging mabuti ka, gumawa ka ng kabutihan, maghanap ka ng mabuting source of income, maging mabuti ka. Maging mabuti ka sa kapwa mo, sa pagkipag-deal mo sa kanila, maging mabuti ka sa mga magulang mo, sa lahat. Maging mabuti ka. At huwag ka maghangad ng kalikuan dito sa mundo. Dahil katotohanan ay hindi minamahal ni Allah ang gumagawa ng kalikuan. Okay? Maging mabuti ka, katulad ng pagiging mabuti ng Allah sa iyo. Ang pagiging mabuti ng Allah sa iyo, subhanallah. Out of millions, na si million na lumabas sa tatay mo, ikaw na nakarating doon sa bahay bata na nanay mo, hindi ba ito pabor ni Allah sa'yo? Kaya mga brothers, mga sisters, huwag kayong bumigay sa mga pagsubok na dumating sa'yo. Dito sa mundo, may excellent to. Yung pinakaunang pagsubok mo, yung millions ang kalaban mo eh. Ikaw na nalo nakarating sa bahay bata. Hindi ba ito nagpapakita ni Allah ng kanyang kabutihan sa'yo? Sa loob ng 9 months ka sa sinapupunan ng nanay mo, sino ba nagbibigay ng oxygen sa'yo? Ng pagkain mo? Hindi ba ito pagpapakita ng Allah naging mabuti sa'yo? O dahil sa pagiging mabuti ng Allah sa'yo, maging mabuti ka, sabi niya, wa'ahsin ka ma'asan Allah ilay. Maging mabuti ka, katulad ng pagiging mabuti ng Allah sa'yo. Ang iba dyan, ilang buwan pala sa tiyan na nanay niya, namatay, ikaw nakalabas ka pa. Subhanallah, buhay. Hanggang ngayon, may trabaho ka, may pamilya ka. Magiging mabuti ng Allah sa'yo, maging mabuti ka. Okay? So, ang problema lamang ay napabayaan natin itong bagay na ito, ang kabilang buhay. Okay? Nag-focus ang karamihan sa mga tao sa material. Napabayaan ang spiritual. Subhanallah. Balansihin natin. So, ang tunay talaga na tagumpay, kaya sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kulu la ilaha illallah tuflihu." Sabihin nyo lang, la ilaha illallah, magtatagumpay kayo. Ano ba tagumpay dito, tukoy rito? Ang kabilang buhay. Kasi dito sa mundo, walang perfect happiness dito. Masaya ka ngayon, bukas malungkot ka. Malusog ka ngayon, bukas may sakit ka.
Mayaman ka, baka bukas maghirap ka. Mahirap ka, baka bukas maging mayaman ka. Walang permanente dito. Walang forever, sabi nila rito. Kaya ang hangarin natin na tagumpay ay ang kabilang buhay. Dahil kapag namatay ka, wala ka naman madadala. Kung paano ka lumabas at yan nananay mo na hubot-hubat, wala kang daladala. Pag ililisanin mo ang mundo ito, wala ka rin daladala. Ang tunay na tagumpay, ang sabi ng Allah sa Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal janna faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lahat ng may buhay maliban kay Allah ay mamatay. At tanging sa kabilang buhay lamang sila bibigyan na nararapat sa kanila. Kaya kung sino man ang iniligtas ni Allah mula sa impyerno at ipinasok sa paraiso, siya ang tunay na nagtagumpay. Yun ang tagumpay, ang makamtan mo ang paraiso. Okay? Kaya nga si Imam Ahmad rahimahullah, nang siya itinanong ng kanyang anak, sabi niya, kailan natin malalasap, ma-experience ang kapahingahan? Sabi niya, kapag ang isang paa mo na sa loob na ng paraiso, magpahinga ka na, relax ka na. Ibig sabihin, papasok at papasok ka. Hanggat wala pa tayo, hanggat ito pa isang mundo, huwag ka makasigurado ng paraiso ka. Strive na makamtan itong paraiso. At paano mo ito makamtan? Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qulu la ilaha illallah." Tuflih. Yan pangalawang hadith. Sabihin mo lang la ilaha illallah, sabihin niyo la ilaha illallah, magtatagumpay kayo. Bakit? Ano ba tagumpay? Paano tayo magtagumpay? Basahin natin ang mga alamin natin kung paano tayo magtatagumpay. Unang-una, sabi ng Allah sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Okay, yan ang utos niya. O kayo mga mananampalataya, magkaroon kayo ng takot kay Allah, ng totoong takot, hindi yung takot-takutan lang ha, yung totoong takot talaga. Meron kasi magtatakot-takutan lang eh. Okay? Bahay-bahay, hindi tunay na bahay yun. Okay? Baril-baril, tunay na baril. Yung Muslim-Muslim, hindi tunay na Muslim yun. Okay? Yung mga bait-baitan, mapupunta sa langit-langitan. Kasi hindi tunay na bait eh. Okay? Kaya hindi rin siya mapunta sa tunay na langit. Kaya sabi ng Allah, matakot kayo kay Allah, hakat tukatihi, hakat takwa. Tunay na pagkatakot. Ano pa? Sabi niya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. At huwag kayong mamatay na hindi kayo mga Muslim. Kasi kung hindi tunay ang pagkatakot mo kay Allah, do you think magtatagumpay sa kabilang buhay? Kasi ang paraiso para lamang yan sa mga may takot kay Allah. Ang sabi ng Allah sa Quran, Innal muttaqina fi jannati wa uyun, akhidina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dalika muhsinin, kanu qalila min al-layli ma yahja'un, wa bil ahsari hum yastaghfirun. Ang mga matutuwid, mapupunta sa paraiso, sa mga hardin ng paraiso. Subhanallah. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id, ilalapit ang paraiso sa mga may takot kay Allah. So, ang sabi ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah haqqa tuqatih. Yung tunay talaga na takot. Okay? Para magtagumpay ka. Ano pa? Wala tamutunna illa wa antum muslim. Huwag kayong mamatay hindi mga Muslim. Paano ka magsisimula bilang isang Muslim? Di ba magsabi ka lamang ng la ilaha illallah? Ito yun. At ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah. Ang sino man ang huling salitang lalabas sa kanyang bibig, la ilaha illallah, papasok ng paraiso. Okay? Sabi niya, man qala la ilaha illallah, yabtagi bidhalika wajhallah, dakhala jannah. Sino magsabi ng la ilaha illallah na hinahangad niya lamang ang kasihan ni Allah, papasok ng paraiso. So, itong la ilaha illallah, alam naman natin ang kahinatnan ng tao na mamatay hindi na Muslim. Kaya sabi ng Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ito yun. Ilan pa magtagumpay tayo? Kailangan magkaroon tayo ng takot una-una kay Allah. Nang tunay na takot. Pangalawa, hindi tayo dapat mamatay ng hindi mga Muslim. Ano pa? Dapat bilang isang Muslim ka na ngayon, paano ka mamuhay? Bilang isang Muslim, sabi ng Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Panghawakan ninyo ang habl ni Allah, ang tali ni Allah. Sabi naman mo pa si rin, ang hablullah ay ang Quran.
Sabi pa daw ay ang tauhid ni Allah Subhanahu wa ta'ala, ang kanyang relihiyon, ito yung hablullah, panghawakan ninyo ang relihiyon ni Allah, ang kanyang Quran, ang sunan ng kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam, panghawakan ninyo ito. At huwag kayong magkahiwa-hiwalay. Huwag kayo magkahiwa-hiwalay. Ang problema lang, nagkahiwa-hiwalay tayo sa kunting bagay minsan. Nagkahiwa-hiwalay tayo, nag-aaway tayo sa kaunting bagay na walang wala namang kakunta-kuntang bagay, pinag-aaway natin hanggang humina ang ating kapatiran. Yan ang problema. Kailangan pang hawakan natin ang tauhid ni Allah Subhanahu wa ta'ala, ang aqidatul islamiyah. May mga tao na sabi na hindi importante ang aqida, nagkakamali ka diyan kapatid. Panghawakan ang aqida na iniwan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang aqidatul salafiyah. Okay? Hindi yung aqida ng kung sino-sino diyan na walang basihan mula sa Quran at sa Sunnah. Sabi ng Allah, isang para magtagumpay ka ay wa'tasimu lillah, wa'tasimu bihablillah jami'an. Panghawakan niyo ito. Huwag kayong magkahiwa-hiwalay. At ano pa? Wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'daa fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Okay? At alalahanin ninyo ang biyaya ni Allah sa inyo. Na dati kayo magkaaway, ngayon naging magkaibigan kayo. Alalahanin natin ang biyaya ni Allah. Sana sabi ko sa inyo kanina, yung biyaya ni Allah for more than 1 million na sperm cell ng tatay mo. Hindi ba ito biyaya? Alalahanin mo ito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay? Alalahanin mo mabiyaya ni Allah ang mata mo, ang tenga mo, ang kamay mo. Subhanallah. Lahat ito biyaya. Ang lahat biyaya. Subhanallah. Ang biyaya ni Allah, tandaan natin yan, dalawang klase. Yung biyaya na nakikita at ang biyaya na hindi nakikita. At mas malaki ang biyayang hindi nakikita kaysa biyayang nakikita at nahahawakan. Ano yon? Ang kaluluwa mo. Nakikita mo hindi? Yung hangin, nakikita mo hindi? Kung wala kang kaluluwa, wala kang hangin, ma-enjoy mo yung bilyones mo, malalaking bahay mo, dami mo sasakyan, no? Ang problema sa atin ay focus tayo sa material yung nahahawakan natin. Hindi natin alam na ang biyaya ng Allah Subhanahu wa ta'ala ay napakalaki. Yung paghinga mo lang eh. Yung gumising ka lang sa umaga eh. Yung kapatid natin nakaraan din na nagising. Subhanallah. Tayo gising pa tayo ngayon. Biyaya ito. Alalahanin natin ito. Yan ang isang Muslim para magtagumpay ka. Bakit? Kapag nagtagumpay ka, kapag nagpasalamat ka kay Allah, dadagdagan pa niya ang biyaya niya sa iyo. Maaring hindi na ibibigay ni Allah sa atin ang ating gusto, pero sigurado ako, ibibigay niya ating pangangailangan. Totoo yan. He may not give us what we want, but He will give us what we need. We need to live, He give us the soul. We need to see, He give us the eyes. We need to hear, He give us 2 ears. Maaaring hindi niya bigay ang gusto mo, kasi baka yung gusto mo ay mga kasama sa iba. O para i-test niya yung patience mo, yung sabar mo. Maaaring hindi bigay sa iyo yan. So kung ano mabiyahe meron ka, pasalamatan mo ito. Remember the favor of Allah. At isang pinakamalaking biyaya ng Allah ay ang ilabas niya tayo mula sa dilim ng kufur, papunta sa liwanag ng iman. Sa dumi ng shirk, papunta sa kadalisayan ng tauhid. Itong biyaya ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Out of 8 billion people na ngayon sa buong mundo, isa ka doon sa pinili ni Allah na sumaksi sa kanyang kaisahan. Biyaya ito. Subhanallah. Alalahan natin yan. Kung tunay kang Muslim. Ano pa? Sabi ng Allah para magtagumpay, sabi niya, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Alaykum salam kata. Sabi niya, dapat may lumabas sa inyo kayong mga katauhan. Dapat may lumabas mula sa inyo na mga grupo ng tao na mag-aanyay sa kabutihan at ipagbabawal ang kasamaan. Okay? Dahil sila ang mga magtatagumpay. Sila ang magtatagumpay. Kapag sila ay mayroong takot kay Allah, tunay na pagkatakot, sila ay mga Muslim, sila ay inaalala ng pinanghawakan nilang relihiyon,
At ano pa? Sila ay inaalala nila ang biyaya ng Allah at sila ay nag-aanyay sa kabutihan at pinagbabawal nila ang masama. Sabi ng Allah sa Quran, wa ulaika humul muflihun. Bakit? Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulu la ilaha illallah tuflihu. Sabihin lamang ninyo la ilaha illallah, magtatagumpay kayo. Bakit? Ang tunay na Muslim na nagsasabi ng la ilaha illallah ay ginagawa niya ang lahat na nabanggit natin ng mga gawain. Ano pala? Pagiging Muslim niya, pagkatakot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagbabawal niya sa masama, pag-anyay sa kabuti. He does it always for the sake of Allah. Hindi lamang para purihin siya ng tao, magpasikat siya, no? He do it for the sake of Allah. So, kapag ginawa mo ito, mga bagay na ito na nabanggit sa Quran, for the sake of Allah, and according to the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano mangyari sa'yo? You will be successful. Magtatagumpay ka. Bakit? Makakapasok ka ng paraiso. Okay? So dahil Muslim ka na, umahawa ka sa Quran, nag-anyaya ka sa kabutihan, at nagbabawal ng kasamaan, dapat ay unahin mo muna isa buhay ang iyong panawagan. Kung anong pinanawagan sa mga tao, ay isa buhay mo muna, iwasan mo ang mga pinagbabawal upang magtagumpay ka. Okay? Magtagumpay ang iyong pag-aanyaya sa kabutihan at pagbabawal sa masama. Ano yun? Ano mga masama na dapat mong iwasan? Sabi ng Allah sa Quran, Ya ayuhaladina amanu inamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam ridzu min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Sabi nyo kay mga mananampalataya, ang inuming nakakalasing, mga alak, beer, lambanog, nakakalasing din yan. Okay? Ano pa dyan mga nakakalasing? Okay? Ang sugal, ansab, yung mga pag-ano sa mga alay-alay sa mga diyos-diyosan nila dyan, sa mga kaluluwa dyan. Okay? At azlam, yung mga paswerte-swerte, ano pa ba dyan? Yung pampaswerte, yung mga sugal-sugal na pano dyan, ay iwasan ninyo yan. Bakit? Sabi ni Allah, ridzu min amali syaitan. Ito ay mga dumi na mga gawain ni Satanas. Sino ang galit dyan? Aglinis sa kabila. Sabi ni Allah, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Iwasan ninyo ito upang sa ganun kayo ay magtagumpay. Bakit? Ang isang Muslim na nagsasabi ng la ilaha illallah, pwede ba siyang uminom ng alak? Hindi. So isang Muslim sabi ng la ilaha illallah ng tunay, di siya dapat uminom. Bakit? 40 days ng kanyang dasal, ay hindi tanggap. Yung isang Muslim nagsabi ng la ilaha illallah, pwede ba siya magsugal? Hindi rin. Ang isang Muslim na nagsasabi ng la ilaha illallah, pwede ba siya mag-alay sa mga Diyos-Diyosan? Hindi rin. Pwede ba siyang magmaniwala sa mga pamahiin? Hindi rin. Yung mga nakaraan, mga Muslim, sumali din sa mag-ipon ng 12 fruits na mga na yun. Sumalubong sa New Year. May depekto yung ano mo, yung pagsabi mo ng la ilaha illallah. Hindi ka talaga magtatagumpay niyan. Totoo lang. E paano pag namatay ka doon? Nag-celebrate ka ng New Year. Tinamaan ka ng ligaw na bala. Ha? At sa puso mo talaga na tama yung New Year celebration na yun. Ay, delikado ka. May pagkakalagyan ka doon, kapatid. Mahirap yun. Kaya sabi ng Allah, iwasan daw natin ito. Kasabay ng pagsabi natin ng la ilaha illallah ay pag-iwas sa mga alak, sa mga sugal, sa mga swerte-swerte, sa mga ano pa diyan, mga alay-alay sa mga patay, sa mga jin, sa kung ano diyan. Iwasan kasi gawain ni Satanas 'yan. Dahil ito ay pinapaganda ni Shaytan. Okay? Kaya kapag ikaw ay nagsasabi ng la ilaha illallah, hindi lamang sa tila. Dapat galing sa puso at pinapatunayan ng
gawa. Kaya pag sabi mo ng la ilaha illallah, ako ay isang Muslim sa isip, sa salita, at sa ngawa. Sa gawa pala, sa gawa, hindi pala ngawa. Ha? So, magtatagumpay ka kapag ikaw isang mananampalataya. Okay? Anong gawain ng isang mananampalataya nagsasabi ng la ilaha illallah? Sabi ng Allah sa Quran, qad aflahal mu'minun. Magtatagumpay talaga ang mga mananampalataya. Yung mga naniwala na isa lamang dapat sambay maliban kay Allah. Wala na. Siya lamang. Okay. Ano sila? Ang mga mananampalataya na magtatagumpay, anong kanilang gawain? Sabi ng Allah, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sila ay ayaw sa kanilang pagdarasal, sila ay nagpapakumbaba. May khushur, may humility. Hindi yung nakatayo ka dyan sa carpet, yung utak mo nasa ibang planet, ah, naisip mo, naku, nandiyan si boss parating, ano pong gagawin ko kaya? Hindi ka, wala concentration eh. Oh, kailangan concentrated ka sa dasal. Kaya nga sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang magdarasal kapag ang pagkain na kahanda na. Kasi hindi ka maka-concentrate, baka maubusan ako ng ulam doon. Nagpagkasa pa ba, halimbawa, praying time, sa sobrang pagod, antok na antok, pwedeng itulog. Itulog mo muna yan. Hindi makapag, maano. Itulog mo muna yan dahil sabi ng Allah sa Quran sa Surah Nisa, sabi niya, la taqrabu salata wa antum sukara. Huwag kayong magdasal kung kayo ay lasing. Sukar lasing, pag sabi ng lasing, groggy ka. Okay? Hindi ka makaano kasi baka hindi nyo alam kung ano yung sinasabi ninyo. Okay? Kasi anto ka eh. Baka mamaya masabi mo yung Suratul Kafirun. May iksi lang na suray, baka mamaya iba masabi mo doon. Sa halip na sabi mo na la a'budu ma ta'budun. Hindi ko sinasamba ko naman yan sinasamba ninyo. Idalaan to kasabi mo, a'budu ma ta'budun. Ah, sinasamba ko naman yan yung sinasamba. Hirap. Matulog ka muna. Hindi nga gawa ko sa trabaho sa tulog muna ako. Tulog mo muna. Oo. Oh, sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan. Sa isa sa mga asawa niya na mahilig magtahajod, naglagay na talaga ng ano, natali. Para kung antukin siya, gaganyan lang siya. Para di siya matumba. Nakita ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya ano to? Sabi niya, ano ya, ya Rasulullah, kapag inaantok na ako, diyan ako humahawak eh. Listen mo yan. Kung talagang antok ka, matulog ka muna. Oh. So paano ka makakonsentrate niyan? Ang tunay naman ng palatay sa kanyang pagdarasal siya ay may concentration. Khushu. Isa sa mga element of prayer. Khushu. Ano pang katangian ng isang mananampalatay na magtatagumpay? Maliban doon sa pagsabi ng la ilaha illallah, kasi ano na ito eh, pagsabi ng la ilaha illallah, connected na ito ang gawain mo. Kasi nga, sabi nga sa, ari nga si Raquel, hindi pa Muslim yan eh. Ano ba nakalagay sa Biblia, Raquel? Faith without works is dead. Tama? Sabi doon sa Biblia, for the body without soul is dead, so faith without works is dead. Kung ang katawan daw na walang kaluluwa ay patay, ganun din ang gawain, ang paniniwala na walang gawa ay patay din. So, ang pagsasabi natin ng la ilaha illallah, mga kapatid, ay kailangan patunayan mo ito sa gawa. Patunayan mo sa gawa yan, hindi lang sa ngawa. Kaya ano ba sabi ng Allah sa Quran? Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ito yung sa Surah Al-Baqarah na verse na ito kasi yung mga Hudyo nagkiklaim na sila lamang daw maliligtas. Sabi din ng mga Kristiyano, sila lamang daw maliligtas. Sabi ng Allah sa kanila, tilka amaniyuhum. Yan ay, ano lamang nila yan? Assumption lamang nila yan. Pag-aakala lamang nila yan. Cool, sabi mo sa kanila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Magpakita kayo ng katibayan nyo kung nagsabi kayo ng katotohanan na kailangan talaga maliligtas. Sino ba maliligtas, sabi ng Allah? Bala man aslama wajhahu lillah. Sino lamang isinuko niya ang kanyang mukha? Kaya alam pag sabing mukha, yung buhay, mukha ito. Suko mo. Nandito lahat ng senses mo eh. Baba. Suko mong buhay mo kay Allah. Okay? At gumawa ng matuwid. Hindi lamang sapat yung maging Muslim ka. Gumagawa ng matuwid. Sila ay walang dapat katakutan o ikabahala ang kanilang gantimpala sa kanilang Panginoon. So hindi sapat yung mag la ilaha illallah ka lang kapatid.
At ano pa? Walladhina hum anil lagwi mu'ridun. Sila yaong mga umiiwas sila sa walang kabuluhang salita. Mga marites, mga chismis, mga panlilibak. Yan ang tunay naman ng palatang sabi ng la ilaha illallah. Walladhina hum lizakati fa'ilun. Sila yaong nagbabayad ng kanilang zakah. Walladhina hum lifurujihim hafidhun. Sila yung iniingatan nila ang kanilang private parts. Illa ala azwajihim aw mamalakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Maliban naman sa kanilang mga asawa. Okay? Kasi nga, ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, umaalis ang iman sa tao sa tuwing siya umiinom ng alak, sa tuwing siya nangalunya, sa tuwing siya ay nagnanakaw. So ingatan natin ito na baka mamaya nagnakaw ka dyan, nabaril ka dyan, ng gwardya, patay ka. Lagot ka, wala ka sa iman. Di ba? So, sabi ng Allah, فَمَنِبْتَغَ وَرَعَ دَعَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَدُونَ. Ang sino man maghangad, maliban dito sa kanyang asawa, gamitin niya kanyang private parts, maliban sa kanyang asawa, sila yung mga gumagawa ng kasalanan. Sino pa? وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Sila yung tumutupad sa kanilang mga pangako at mga kasunduan. Ito yun. Ang nagsabi ng la ilaha illallah na magtatagumpay ay sa kanilang mga pangako, sa kanilang kapwa, ay tumutupad sila. Okay? Walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun. Sila yaong iniingatan nila ang kanilang mga dasal. Pag sabing iniingatan kanilang mga dasal, dapat diya dasal yun sa oras. Dinadasal sa oras. Dahil sabi ng Allah sa Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitaba mawkuta. Katotohanan ang dasal ay tinakda, pinag-utos ni Allah sa mga mananampalatay sa takdang oras. Hindi yung oras ng dhuhr sa maghrib mo pa idadasal, hindi. Oras, oras. Okay? Ulaika humul warithun. Sila itong magiging tagapagmana. Anong mamanahin nila? Hindi mamanahin yung ari-ari na nanay tatay mo, hindi. Anong ari mamanahin mo? Alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Sila magmamana ng Jannatul Firdaus at manatili na sila. Ang Jannatul Firdaus ito pinakamataas na bahagi ng paraiso. Kaya sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung kayo humingi kay Allah ng paraiso, hilingin niyo ang Jannatul Firdaus. So yun po ang dahil lang bakit sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sabihin niyo lamang la ilaha illallah sa buhay niyo, magtatagumpay kayo. So ano yung mga aral na makukuha natin kasi wala nang oras yung Zoom natin? Ano mga aral na makukuha natin sa hadith na sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Unang-una, ang panawagan sa mga tao na sambahin lamang si Allah. Sa abot ng makakaya, you have to call people. Okay? Na la ilaha illallah. Pangalawa, naaral dito na ang pagsabi ng la ilaha illallah na may katapatan at sinasabuhay mo ito ay magdadala sa iyo ng tagumpay. Kaya dito sa mundo, lalong nasa kabilang buhay. At isa pang aral mo kung sa hadith na yon na kulu la ilaha illallah tuflihu, na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay masipag siya sa pag-anyaya sa mga tao tungkol sa la ilaha illallah. Ano siya? Pikit ang kanyang mata, gising, tulog ang kanyang mata, gising ang kanyang puso dahil sa la ilaha illallah. Okay? So kahit saan siya. At ano pa? Ang mag-recommend ka sa mga tao. Anong recommendation? Pinaka-the best na recommendation? Nasamba niyo lamang si Allah, magtatagumpay kayo. Minsan may mga humingi sa atin ng advice. Okay, ang mga scholar kapag humihingi ng advice mga estudyante sa kanila, sabi nila, awal siya, itsakila. Unang advice ko sa iyo, matakot ka kay Allah. Sabar. Ganyan ang mga advice nila. So mag-recommend tayo. Sa mga hindi Muslims, ang recommendation natin ay, kul la ilaha illallah. Sabi mo lang la ilaha illallah. Kahit sa tiyuhin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya eh, tiyo, sabi mo lang, la ilaha illallah. Ipapakiusap kita ka Allah sa araw ng pag-uwi. Oh. At isa pa,
na lesson doon na makuha natin sa hadith na yon, na kahit saan man tayo naroon, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasa palengke siya, kahit saan ka man naroon, kapag may chance na tawagin mong tao sa kaisahan ni Allah, gawin mo. Huwag ka mahiya. Huwag ka mahiya. Huwag mo ikatakot ang la ilaha illallah. So kasi mamatay at mamatay rin naman tayo eh. Mas mabuti na yung mamatay ka, nananawagan ka sa la ilaha illallah. Eh? Okay? Dawa kahit saan, sa abot na yung makakaya, mga kasama mo dyan sa accommodation, kasama mo sa trabaho, kahit nag-uusap lang kayo, okay, habang break time kayo, sabihin mo sa kanya, sabihin mo lang, la ilaha illallah. Okay, pahayag mo lang. Do your part. Bahala na si Allah doon. Para sa araw na pag-uukom, ay hindi ka masisisi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ginampan na mong obligation mo. Okay? So hanggang dito na lamang, dahil wala na tayong oras sa ating Zoom. Subhanakallahum bihamdik. Ashhad an la ilaha illa an. Astaghfiruka atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.